Sinuldukan ng kampo ni presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isyu na hindi umano nito binayaran ang kanyang tax deficiencies, ubuwis kasama na ang interes at multa. Ipinakita ni Attorney Vic Rodriguez, tagapagsalita ni Marcos, ang dokumento na mula mismo sa Bureau of Internal Revenue o BIR na nagpapatunay na nagbayad na si Marcos. Nakasaad sa sertifikasyon ng BIR na nakuha ng kampo ni Marcos noong December 9, 2021, na bayad na ng dating mambabatas ang lahat ng buwis at multa na ipinataw ng Quezon City RTC kaugnay sa kanyang tax conviction noong 1995. Makikita rin sa dokumento na December 27, 2001 pa binayaran ni Marcos ang kanyang tax deficiencies na umaabot sa 67,137.27 pesos na ipinag-uutos ng Court of Appeals na bayaran. Wala hong pagkakautang si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na buwis or tax deficiency or penalty or interest. Bayad ho at binayaran na matagal ng panahon noong date paid December 27, 2001. Binigyang diin pa ni Attorney Rodriguez na sinasagot ng dokumentong ito ang petisyon ng grupo ni na dating Supreme Court spokesperson Attorney Theodore Ten na humihiling na kansilahin at tanggalin sa balota ang pangalan ni Marcos sa mga opisyal na kandidato sa pagkapangulo. Ang grupo ni Nate ang unang nagsumite ng sertifikasyon mula sa Quezon City RTC na nagsasabing hindi nagbayad ng buwis si Marcos. Ipinakita ko na ho yung aming ebidensya at I guess this will give some source of joy, cheers and smile to the supporters of Bongbong Marcos and Mayor Inday Sara Duterte. Angela, sa ngayon ang apila ng kampo ni Marcos sa sinuman o alinmang grupo na huwag na umanong magpagamit o magpa-impluwensa sa mga nasa likod nitong sari-saring petisyon laban sa dating senador na gusto lamang itong pabagsakin at hindi makasama sa 2022 elections. At ang sinabi pa nga nitong abogado niya o tagapagsalita ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez, itong mga petisyon na ito ay pawang wala namang mga kabuluhan at ito ay pawang nuisance petitions lamang. Yan ang ating balita. Balik sa iyo, Angela. Yes, Dante. Ano nga itong specifics no ng sinasabing dokumento na nagsasaad na nagbayad umano si BBM ng kanyang mga allegations sa kanya tungkol sa tax, Dante? Yes, Angela, makikita dito sa certification mula sa BIR na sinasabi dito na binayaran ng dating senador yung kanyang taxes na hindi nabayaran mula 1982, 1983, 1984 hanggang 1985. So, yun kasi yung ina-assert o ginigiit ng mga petitioner sa kanilang mga petisyon na dapat i-disqualify o kansilahin ang COC Marcos dahil hindi nga nabayaran itong mga taxes na ito. Pero dito ngayon sa inilabas na sertifikasyon din ng kampo ni Marcos na mula mismo sa BIR ay nakikita dito, Angela, na bayad na nga itong mga sinasabing tax deficiencies kasama na ang multa at interest nito. Angela. Meron na bang inilabas sa pahayag ang kabilang kampo hinggil dito sa ipinakitang dokumento ng kampo nila Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Sa ngayon na Angela, wala pa tayong nakikitang pahayag yung mga petitioner. Pero inaasahan natin siguro, Angela, na hindi na sila maglalabas dahil mayroon na kasing nakapagsumite na sila ng kani-kanilang memorandum. Inaasahan na lang kung ano yung magiging resolusyon o desisyon ng kaso, particular dito sa isang cancellation case laban kay Marcos. Una na rin nanawagan ang COMELEC sa
iba't ibang partido ang grupo ni Marcos at yung mga petitioner na huwag muna nga magsalita sa publiko kaugnay sa kanilang mga nakabinbing kaso sa Commission on Elections. Monica, Angela. Lastly, Dante, ano, nabanggit ba doon sa inyong interview or nagsabi ba na ng statement itong kampo nila Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hinggil doon sa bakit walang kopya ng ganitong dokumento ang mismong regional trial court, no, ang pinagsampahan ng kanyang kaso. Ito yung dokumento na ipinipresenta naman ng kabilang kampo laban sa kanyang disqualification case. Dante. Yes, Angela, batay doon sa ating naunawa kanina doon sa paliwanag ni Attorney Vic Rodriguez, ang tagapagsalita ni Marcos. Ang yung bagamat nahatulan siya dito sa Quezon City RTC, wala namang sinasabi kung saan siya magbabayad. So ang nangyari dito ngayon kay Marcos ay nagbayad siya sa ibang lugar, Angela, kaya hindi dito sa walang record ngayon na nagbayad siya dito sa Quezon City RTC dahil hindi naman siya sa Quezon City RTC nagbayad. At batay doon sa memorandum na isinumite ng kampo ni Marcos, ang sinasabi nila dahil nga opisyal siya ng gobyerno that time, kung di ako nagkakamali ay gobernador, otomatiko na yung pagbabayad ng tax bilang withholding tax, bilang isang opisyal na gobyerno, hindi ka na kailangan personal pa na magbayad ng iyong income tax returns, kundi mismo yung iyong employer o ang provincial government ng Ilocos mismo ang nagbayad, nag-file ng kanyang income tax returns noong panahon na yon, mula 1982 hanggang 1985, Angela.